Maraming team sa PBA ang nangangailangan ng big man, pero hindi naman problema ang big man eh. Napakaraming available sa free agency. Marahil ang hinahanap ng mga koponan ay isang dominating big man dahil nga sa pag-set ng standards ni Junmar Fajardo. Madaming big man, ngunit may ilan na walang team ang nagkaka-interes dahil sa hindi magandang scouting report, meron ding hindi talaga nagpakita ng potensyal, at meron din namang napunta sa team na maraming big man na kahit kaperanggot na minuto ay hindi ka na talaga mabibigyan. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isang big man na marahil isa dyan ang dahilan kung bakit wala siya sa PBA ngayon. Maika Usita, isang 6'9 center na Filipino-Hawaiian. Nag-secondary education sa Maui High School. Naging isa nga siyang football all-star at nagkaroon ng mga offer na maglaro bilang offensive line sa Nebraska, Oregon State at Hawaii. Ngunit sa kanyang senior year ay nag-tryout ito sa basketball at nagkaroon ng mataas na expectation sa kanya ang mga tao dahil nga sa kanyang laki. Pero dahil mag-uumpisa pa lang ito sa basketball ay tinanggal siya agad ng coach dahil wala na daw time para turuan pa siya. Kung saan sa buong campus ay nabubuli na siya. Pinakamatangkad daw tapos banu daw sa basketball. Pinersonal niya nga ito at gumamit na siya ng pinagbabawal na gamot at nag-drop out na nga sa school para makalayo-layo sa problema. Naging pabaya daw talaga siya noong high school at 3 taon niya yon na ginagawa. Tapos habang nagtatrabaho siya bilang isang security guard sa Maui Community College ay nakilala niya itong si Jason Pabellano, kung saan itong si Jason nga ang nagturo kay Maika na maglaro at gawing masaya ang basketball. Hanggang sa naghanap si Maika ng mga college school at kung ano yung mga requirements para magkaroon siya ng high school diploma. Nagdesisyon nga siya na pumunta sa mainland at iniwan siya ni Jason na merong inspirasyon at pangarap sa buhay. Sinubukan niya muna sa Tacoma Community College at naging okay naman ang usap nila doon. Pero naghanap pa rin siya ng plan B at pumunta ng Shoreline Community College. Sinabi agad ng head coach ng team na huwag ka na doon sa Tacoma, dito ka na maglaro. Fast forward sa 2013 PBA draft ay eligible naman siyang magpa-draft agad dahil ng mga time na to is 28 years old na siya. So automatically hindi na required yung PBA D-League rule para sa mga Phil Foreigner. Kaso lang, ito yung batch ng mga big man sa PBA. Nandyan si Greg Slaughter, Ian Sanggalang, Raymond Almasan, si Isaac Holstein na promising big man din noon, si Justin Chua, tapos si JP Eram, at ito ngang si Maika Usita ay nakuha na sa pagkalayo-layong 33rd pick overall. Kinuha nga siya ng Barangay Ginebra, San Miguel. And you know what happens. Meron naman ng Greggy itong Ginebra. Of course, cut na sa lineup itong si Usita. And kung tutuusin nga, same type of play lang naman sila ni Greggy. Mas may perimeter shooting pa nga itong si Maika kaysa kay Greg Slaughter. Kaso, yun nga, mas matangkad si Slaughter and also a household name coming out from college unlike kay Usita. And after na hindi nga siya magkaroon ng kontrata sa Ginebra ay pumunta siya ng ABL sa team naman ng Saigon Heat. And then noong 2016 ay bumalik ito sa Manila para mag-try out ulit sa Ginebra, tapos sa talk and text, and then ayun, nakuha siya bilang isang practice player lang sa TNT Katropa. And then lumipad na siya papuntang Thailand kung saan siya nagkaroon ng basketball career. Naglaro nga siya para sa team ng Kabayan Pilipinas, sa Bangkok Tigers, sa Pilipinas Coco Life at sa Mekong United.
dito niya na rin nag-google ang kanyang prime years. Kung mapapansin nyo, parang familiar diba yung mga team kasi dito nga rin naglaro si Mauricio. Sa Bangkok Tigers ay nag-a-average siya ng 6.9 points, 4.9 rebounds at 1.4 assists per game. At sa Makabayan Pilipinas naman ay maraming star player kaya 5 minutes per ball game lang siya at nag-average lang siya ng 1.5 points at 1.8 rebounds per game. Sa Pilipinas, Coco Life ay konting minuto lang ang nabigay sa kanya dahil may kasama nga sila ditong dalawang sentro, so hindi na rin siya nagkaroon ng opportunity. Maglalaro din dapat ito sa MPBL para nga sa team ng Valenzuela. Nakabias na nga daw eh. Kaso lang yung rule nga ng MPBL sa height limit ng field foreigner sa liga ay hanggang 6'4" lang. At ang layo sa height ni Uzi Tayan bilang isang 6'9" big man. Sayang din yung opportunity niya dito. Hindi katulad ng tropa niya na galing din sa Thailand na si Nick Dimosis na nakapaglaro para sa Bacoor Strikers dahil saktong 6'4" ang height nito. Currently nga ay 35 years old na si Maika katulad kay Mauricio. So, pwede pa talaga siyang mabigyan ng pagkakataon sa PBA. Malaking tulong pa din naman ito para sa mga team na kinakailangan ng big man. Kayo guys, naaalala nyo pa ba siya or kilala nyo ba siya? At may team kaya na magkaka-interest sa kanya? Sayang din yung MPBL kasi kung halimbawa nakapagpasiklab siya doon, nako, matik talaga na may mag-o-offer sa kanya ng mga PBA teams. Pero ganun talaga, kung gusto ni Maika na makapag-PBA pa ay doble kayod siya sa pagbalik ng community. Kailangan, ito na yung time sa kanyang timeline. All out niya na yung mga natutunan niya sa kanyang karera. Malaking tulong din yung Thailand sa kanya. Sana sa Alaska, rain or shine or coaching, baka naman ikaw lang yung kilala namin na kayang magbigay ng opportunity sa mga players na hindi napapansin ng ibang tao. Baka may slot ka pa dyan sa NLEX. Ayan lang para sa kwento ni Maika Usita. Ito, dagdag information lang guys ha, galing mismo kay Maika Usita na dapat noong 2019 ay maglalaro siya para sa Colombian Jeep. Kaso nga lang, ang sabi sa kanya, ilalagay muna siya sa reserve list. So, ayaw naman ni Maika ng ganon. So, lumipad siya papuntang Thailand ulit para maglaro na lang sa Coco Life at sa Mekong United. Yung nangyari pala sa kanya sa talk and text ay dapat i-activate na siya. Kaso nga lang napalitan si Coach Jong, tapos ayaw siya ng ibang mga coaches. So ayun, nawala na siya sa lineup ng TNT Katropa. Personal niya mismong sinabi sa akin na hoping siya na kahit isang conference lang ay mapagbigyan pa siyang makapasok ng PBA. Tinatry natin na pinapalapit natin siya sa Alaska Aces kasi alam naman natin na paritiro na rin si Sanitos at meron namang Daniel Defonso ang Alaska Aces para ma-improve ng koonte si Maika Usita. Please like the video kung nagustuhan nyo yung ating content ngayon at mag-subscribe na rin para sa mga susunod na uploads. Take care everyone. See you in the next upload. Bye-bye.